Ecclesiasticus chapter 25. Sa tatlong bagay ako ay pinaganda at tumayong maganda sa harap ng Diyos at ng mga tao. Ang pagkakaisa ng magkakapatid, ang pag-ibig sa kapwa, ang lalaki at isang asawang nagkakasundo. Tatlong uri ng mga tao ang kinasusuklaman ng aking kaluluwa at ako'y lubhang nasaktan sa kanilang buhay. Isang dukha na mayabang, isang mayaman na sinungaling, at isang matandang mga ngalinya. Kung wala kang natipon sa iyong kabataan, paano ka makakasumpong ng anuman sa iyong edad? O anong magandang bagay ang kahatulan para sa mga uban at para sa mga sinaunang tao na makaalam ng payo? O kay ganda ng karunungan ng matatanda at pagkaunawa at payo sa mga taong may karangalan? Maraming karanasan ang korona ng matatanda at ang pagkatakot sa Diyos ang kanilang kaluwalhatian. May siyam na bagay na aking hinatulan sa aking puso na masaya, at ang ikasampung bahagi ay aking bibigkasin ng aking dila. Isang tao na may kagalakan sa kanyang mga anak, at siya na nabubuhay upang makita ang pagbagsak ng kanyang kaaway. Mabuti ang tumatahang kasama ng asawang may unawa, at hindi nadulas ng kanyang dila, at hindi naglingkod sa isang tao na lalong hindi karapat-dapat kaysa sa kanyang sarili. Mabuti ang nakasumpong ng kabaitan at siyang nagsasalita sa pandinig ng nakikinig. O pagkadakila niya na nakasumpong ng karunungan, gayon may walang higit sa kanya na natatakot sa Panginoon. Ngunit ang pag-ibig ng Panginoon ay humihigit sa lahat ng mga bagay para sa kaliwanagan. Ang umahawak nito, saan siya itutulad? Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kanyang pag-ibig, at ang pananampalataya ay pasimula ng pagkapit sa kanya. Bigyan mo ako ng anumang salot, huwag lang ang salot ng puso, at anumang kasamaan, huwag lang ang kasamaan ng isang babae, at anumang kapighatian, huwag lang ang kapighatian mula sa mga napupuot sa akin, at anumang paghihiganti, huwag lang ang paghihiganti ng mga kaaway. Walang ulo sa itaas ng ulo ng ahas, at walang puot na hihigit sa puot ng isang kaaway. Ibig ko pang tumira na kasama ng isang leon at ng dragon, kaysa makipagbahay sa isang masamang babae. Ang kasamaan ng isang babae ay binabago ang kanyang mukha at nagpapadilim ng kanyang mukha na parang sakong magaspang. Ang kanyang asawa ay uupo sa gitna ng kanyang mga kapitbahay at kapag narinig niya ito ay magbubuntong hininga ng mapait. Ang lahat ng kasamaan ay maliit lamang sa kasamaan ng babae. Mahulog nawa sa kanya ang bahagi ng makasalanan. Kung paano ang pag-akyat sa mabuhanging daan ay sa paanan ng matanda. Gayon ang asawang puno ng mga salita sa isang lalaking tahimik. Huwag kang matisod sa kagandahan ng babae at huwag mo siyang hangarin sa kasiyahan. Ang isang babae, kung siya ang bubuhay sa kanyang asawa, ay puno ng galit, walang galang at labis na kadustaan. Ang masamang babae ay humihina ng lakas ng loob, nagpapabigat ng mukha at sugatan na puso. Ang babae na hindi umaaliw sa kanyang asawa sa kabagabagan ay nagpapahina ng mga kamay at pinapahina ang mga tuhod. Sa babae nagmula ang pasimula ng kasalanan at sa pamamagitan niya ay mamamatay tayong lahat. Huwag bigyan ng daanan ang tubig ni isang masamang babae ang kalayaang gumala. Kung hindi siya yumaon gaya ng ibig mo sa kanya, putulin mo siya sa iyong laman at bigyan mo siya ng kasulatan ng paghiwalay at palayain mo siya